tigilan nyo yung pamumuliti ka sa mga senior citizens. Let them be, and let them be happy. Sabi ko nga po kanina, may dalawa akong quote na nakuha sa tatay ko, tsaka sa nanay ko. Number one, yung remaining days of their lives, be the best days of their lives. Number two, ang senior citizen na hindi uugod-ugod, kundi kalugod-lugod. Let's put value in the service that we put para sa kanila. Value. At the end of the day, naramdaman nila na valuable sila. Hindi po yung nadagdagan yung inuwi nila sa bahay or hindi po yun, pero yung alam nila sa alam nilang mahalaga sila sa lungsod ng Pasig. Ibinahagi ni Concejal Pau Santiago ang mga programang inilalaan para sa lumalaking bilang ng senior citizens sa Pasig City. Layunin ng mga programang ito na masiguradong may sapat na suporta ang mga nakatatanda sa lungsod sa pamamagitan ng iba't ibang benepisyo at serbisyong akma sa kanilang mga pangangailangan. Nagbalik-tanaw lang tayo. Actually, sinimulan natin nung isa sa mga dahilan bakit tayo tumakbo. Siyempre kasi yung parents ko, si Papa, kung naaalala nyo po, siya yung dating committee chair ng senior citizens, no? Si Consi Andy. Sumunod, yung kapatid ko, hinawakan niya rin po yung senior noon. Tapos yung nanay ko na po. Datapot, minsan po kasi pagka nasa ground, yung mga seniors, they tend to compare ano yung dati, ano yung ngayon, sana mabalik yung... Actually po, sa totoo lang, may mga ibang magaganda at saka sustainable na dati. In-improve pa natin ngayon. Ngayon, we make sure that every Pasigueños na senior citizen ay mapasok sa zero balance billing. Basta as long as senior ka, residente ka. Dati po kasi, iilan lang po yun. Yung mga may privilege card lang. Pero ngayon, hindi na natin pinipili. Bakit? Kasi pera ng taong bayan yun eh. No? Susunod po doon yung 3,000 na cash gift. Yung 3,000 cash gift kasi, meron po kasing dati na may measure noon na gusto po na i-expand. Ngayon, tinignan muna natin yung buong nilalataga natin ng pera. Kasi po dati naman talaga, may 3,000 naman talaga. Kaso, kailangan 3 years ka pang resident dito sa Pasig. Si Mayor Vico na po ang mayor noon. Noong 2019, ginawa na lang 2 years yung residency. Oo, sabihin nyo na, isang taon lang eh. Pero, ang daming lalo mas nakakuha. Mas naramdaman nila na para sa lahat yon. Hindi lang yon, pati yung pamaskong handog or yung handog pa sa salamat na yung nasa tote bag. So, pati yon, madaming naka-appreciate. So, ito po yung mga sinasabi natin na kung i-expand pa natin, expand natin na maayos, expand natin, sustainable dapat. Kanina po, dinidiscuss lang natin sa ating privilege speech na binilang natin. So, meron na tayong 3,000. Ngayon po, yung 3,000 na binibigay natin dahil 2 years residency na siya, nagsimula tayo sa maliit na bilang lang. Ang meron po kasi sa data natin, maliit lang yung nakuha natin na data na nabibigyan. Kasi nga, nawala yung mother data ng senior citizen. So, ginawa natin, inulit natin yun kasi start from scratch. Magmula nung 2019, talagang ang dami na nabigyan talaga nun. As in, biglang lumobo yung binibigyan natin. Ngayon, isipin nyo, nag-budget tayo ng 240 million kasi this year, 2024, nasa 78,000 na ang senior citizen. So, laki. Tapos, para sa 2025, naglagak tayo ng 240 million. Tapos idagdag na natin yung nilagak natin na kaperahan para dun sa local senior pension natin. Noong 2022, wala yun dati ha. No. So tapos na yung meron dati, yung 3,000. Okay, yan yung dati. Yung dati, pag may privilege card ka, meron kang mga special privileges sa mga ospital. Dati yon. Ngayon, so dumami na yung binibigyan natin ng 3,000 na hanggang ngayon ay 78,000 na. Naglagak tayo ng 240 million. Tapos meron pa tayo ngayong local senior pension, wala nun dati. Nilaunch natin to, yung local senior pension pinag-uusapan natin, nilaunch natin to 2022. Noong 2022, ang nabibigyan lang 19,965. Mas marami pa sa DSWD pensionnaire. Right now, as we speak, 22,228 beneficiaries na nabibigyan ng local senior pension. Ang tinitignan natin pagdating na ng 2025. Dadami pa to. Siguro aabot na to ng mga
more or less 25 to 27,000. Kasi i-expand na natin. Ngayon nasa secondary na, nasa committee hearing na ngayon na bibigyan na natin pati yung may low SSS pension. 3,000 and below. Bibigyan na rin natin sila. Sasama na natin sila dun sa mga indigent. Yung GSIS, hindi ho talaga masasama yon kasi we're looking at double compensation kasi merong parehas galing sa gobyerno. And actually, mas malaki yun. Again, may maririnig tayo sa ibang senior, sama mo na yung 5,000. Teka lang po. Teka lang po ah. Pag-aaralan natin unti-unti. Kasi, nung ginawa natin yung local senior pension, nung sinimulan natin to, nung siguro after 2 years, tsaka lang nakita natin, sige, expand na natin. Bakit? Nakikita na natin yung dami na nadadagdag. Kumbaga yung average growth niya. Tapos, siyempre doon, ikakalculate din natin sa average growth niya kung magkano yung ilalagay natin pondo. Kasi again, para sustainable, di ba? So ngayon, yung low income, simula lang tayo sa 3,000. Malay nyo, makita natin kaagad yung growth or makita natin yung average growth per year. Baka nga po, hindi pa tatagal yun, 2026, sama na rin natin yung, kumbaga, dahan-dahan. Kasi yung mga sinasama na natin ngayon, kahit papano, may pension na kayo. Opo, maliit lang. Pero at least may pension na kayo. At ayaw din po kasi natin na pera-pera na lang lahat. Paano naman yung ibang services ng gobyerno? Kasi dapat po yun, nag-aalpasan yung dalawa. Kumbaga, konektado yung isa sa isa. Kung sabihin mo ng panggamot, o at least may gamot din naman po sa health centers. Ito pa po yung isa. Tungkol po sa gamot natin sa health centers, ako po nananawagan sa mga senior citizen. And thank you dito, Luana, sa iNews Pasig. Lagi po natin itong kakampi pagdating po sa tamang information. Maraming salamat, Luana, sa laging pagre-research ko ano yung factual. So, yung ano po natin ngayon sa health centers, actually po, may gamot. Ang kailangan po gawin ng ating mga senior citizens, itama po yung profile sa bawat health centers. Pag pumunta po kayo doon, itama nyo yung profile nyo. Para alam po talaga ng mga nasa health center natin, ilan yung dadalhin nilang gamot doon. Yan po, katotohanan yan. So, yung zero balance billing na ginagawa na po natin ngayon, yung mga gamot, yung pension, yung benefits, pera, at ito pa po, ewan ko kung nakwento ko na sa'yo, yung napasa ni Councilor Simon. Yung sinunod ni Councilor Simon, yung octogenarians. 80, 85, 90, 95, 100. Yan ang mabibigyan po starting next year. Ang DSWD po pagdating sa octogenarians ay nagsisimula na po ngayon. Kaya po makipag-coordinate po kayo sa OSCA kasi nagsisimula na po yung octogenarians ng national. Sa atin sa lokal, meron din. May ganyan din po tayo. Kung ako po sa inyo, kung ano po yung mga kailangan na requirements, ihanda nyo na po. Usually naman po yan, yung birth certificate or yung senior ID natin, yung meron po kayo ngayon para ma-verify lang yung edad po ninyo. So pagdating sa kaperahan niya na po, pagdating sa serbisyo pang kalusugan, meron na rin. At matadagdagan pa po yan. Kaya ho inuudyokan natin kayo na itama nyo na yung profile nyo sa bawat health centers. Kasi starting next year, pag birth month nyo po, libre na ang mga laboratory nyo sa ating mga health centers. Sa ngayon, kinukumpleto na po yung mga gamit sa bawat health centers. May pera na yan. Yun yung ordinansa ni Councilor Maro. So, nagmi-meet na po paunti-unti yung kaperahan sa yung serbisyo pang kalusugan. Hindi lang po tayo pera-pera lang. Dapat po, holistic approach, kumbaga kung tatawagin natin. As the campaign season approaches, ngayon ay grabe na po ang politikahan. Okay? Ang pakiusap lang natin, and this is really close to my heart, I'm not even doing this myself. Huwag niyo hong politikahin yung mga senior. Ako wala akong pinapangako sa kanila to begin with. Simula po nung umupo tayo, wala tayong pinapangako sa kanila. Lagi lang po tayo nagre-research, lagi lang po tayo nagtatry, lagi lang po tayo nagko-compute ng kaperahan kung paano natin gagawin to. And it should be sustainable. And bukod po sa sustainability, wag ho natin iaangkla sa pangalan ng kahit sino. Mapalad lang po ako talaga. Kasi po hindi po nakakalimutan ng mga senior yung tatay ko. Pero never po niyang kinapitalize at pinagmalaki yung mga ginagawa niya. Never nanumbat tatay ko. So, na-pass down po sa akin. Sa mga susunod po sa akin, sa mga susunod na terms, ang udyo ko lang po talaga natin, huwag niyo po politikahin yung mga senior. Huwag niyo silang paasahin. Kasi yung mga yan, may edad na po yung mga yan. At nabibilang na rin po yung mga
yung taon na kanilang binibilang. Aminin naman natin, kaya nga tayo gumawa ng octogenarians eh. Para po ang nilulook forward nila, hindi yung nala, yung katandaan nila, ang nilulook forward nila. Oy, pag umabot ako ng 85, may incentive ako, paghihirapan ko to. Ganun po. Bukod sa pamilya nila, at saka yung civic or yung civic society po natin, ha, yung mga asosasyon, grabe ho ka-active ngayon. Yes, tignan nyo. Hindi naman din sila lahat, ano sa akin eh, puring-pure, o, wala ho. Hindi ho natin sila, hindi ho natin sila inaangkin. Kasi, ang nagsisilbi sa kanila, gobyerno. Ang perang ginagamit natin ay pera ng bayan. Diba ho, hindi, it's not about me anymore. It's about taking care of our senior citizens. It's about the August body, yung 11 sanggunian nagtutulungan para gumawa ng programa. Actually, the whole city. Mayor Vico, lagi po natin tinatanong yan. So, again, tanggalin natin ng political patronage, tanggalin po natin ang pamumulitika sa mga senior citizens natin. Huwag natin sila pangakuan, please. Mangarap tayo kasama nila, yes. Yes. Lagi ko pong sinasabi yan, mangarap tayo kasama nila. So, kung ano man po yan, siguro maganda at pakinggan natin sila. Yan, mga ganyan na pangarap natin. Improve natin yung paligid natin, open spaces, yung mga ganyan po, para meron silang napaggagalaan. Tayo naman ho, lagi lang man ho tayo nagbabantay sa benepisyo na nila na siguradong nabibigay po sa mga tamang sektor, sa tamang mga senior citizens. Ako si Duan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.